Yan mga master, tayo merong gagawin dito na MIUI 125. So ayaw daw mag-start nito. Kahit anong sipa dito, ayaw niyang mandar. Na-check na rin natin yung kanyang spark plug, malakas ang kuryente. Tapos yung hindi na lang natin na-check yan yung kanyang injector. Pero wala naman siyang error code. Wala naman siyang warning lights. Mas mabuti siguro tanggalin na lang natin yung kanyang cover para masilip natin yung kanyang makina kung ano talaga yung problema. Tsaka dito sa kanyang kickstart, malambot, loss compression siya, para nagkaroon ng damage yung kanyang block kasi naubusan siya ng langis. Wala na natira kahit konting langis sa makina niya. So kapag ganito ang nangyari sa MIUI, palit na agad to ng block kasi hindi naman nare-remove yung chrome board niya. Kailangan natin dito block, isang set, tsaka piston at piston ring. So kakalasin muna natin to kanyang body cover at tsaka yung puan. Dito yung kanyang throttle body, tapos yung kanyang mga sakit ng kanyang mga sensor at yung breather. So dito iaano na natin dito, kakabitan na natin to ng block niya na bago. So ito yung kanyang mga parts dito sa ilalim at sobrang dumi na rin. So bago natin balik tong kanyang throttle body, lilinisin natin yan, check up natin kung ano pwede natin may reset natin yung kanyang condition. So talaga wala na tong alaga, hindi na may maintenance ng motor na ito, mababawihan siguro na mayari. So ito ang tatanggal natin, isang buo ng injector kasama yung throttle body tsaka yung sa may pipe nya. Ayan, dalawang bolts, tapos tong breather hose para pag tinanggal natin itong cover na ito, madali natin siya makakalas. So, madali lang naman magkalas nito. Kailangan lang kabisado may mga parts niya kung saan nakalagay. Tapos yung ganyang mga socket ng sensor, hindi ka malilito kung saan siya kakabit. Ayan. Tapos susunod natin yung plastic na nakakover na ito. Ayan, dito. Yung mga sensor na tanggalin natin. At isunod natin tong kanyang cover sa cylinder head. Ito ang sakit talaga ng MIU. Marami na rin ako nagawang ganitong klase ng nangyari sa kanilang motor dahil sa nagbabawas daw ng langis. Hindi sila nagiging aware ko sa pagpapalit at saka pagpapaintinas ng kanilang motor, kaya ganito nasisira. Malaking gastusan pa naman to pag nasira to. Tapos tagalin natin tong kanyang mga bolt, yung dalawang allen bolt dito sa ilalim saka sa yung bolt sa ibaba, yung apat. Then luluwagan natin itong kanyang sensor tensioner. Ayan, so dito nakikita ko na tuyo-tuyo talaga yung piston niya at yung kabi ng gilid niya ukang-uka na, wala na talaga, pati yung kanyang piston ring hindi na makakalas at tumigas na doon sa loob, kumapit na. So wala na talagang palitin na yung kanyang piston block. Kaya tanggalin lang natin itong piston pin, ibalik na natin itong kanyang bago na to. Yan. Tapos yung kanyang mga gasket, kailangan bago din lahat. Dahil kulang daw yung budget ng may-ari, metal bore muna yung ginamit natin block. Ngayon lang ako nagkabit ng metal bore sa MIUI 125. Bale, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari dito sa metal bore na to kasi ngayon ko rin lang, ngayon lang din ako nakapagkabit ng metal bore dito.
So ito kailangan niya ng break in kasi metal board kailangan break in to. At itatiming na rin natin siya, i-tune up natin yung cylinder head. Reset natin tong kanyang tensioner, chain tensioner. Tapos throttle body cleaning. At change oil, bound change oil, mga gasket niya. Okay na rin mga gasket. Tapos yung kanyang rocker arm, naka-timing din. Binalik natin yung kanyang dating condition, yung kasi ito daw may usok. Tapos hindi yata ito tumatakbo ng 50 bago siya huminto. So yun ang naging damage niya. Marami siyang nasira dito sa loob, sa ilalim. Tapos yun nga yung block niya, talagang wasak na yung gilid. So yan, atit niya ayusin mabuti yung kanyang mga tornilyo. At para pag pinadarating, dire-diretso na siya. At wala na tayo mag-embrace.